Itinalaga ang acting mayor ng Osamis City si Second Councilor Gurlet Luansing kasunod ng pagkamatay ni Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at pagkakaaresto naman kay Vice Mayor Nova Princess Parohinog. Gayunman, pwede para bumalik sa pwesto si Vice Mayor Nova sakaling maabsuelto siya sa kinakaharap niyang kaso. Hindi naman kumbisido ang mga kaanak at taga-suporta ng mga Parohinog na walang naganap na overkill sa operasyon ng mga polis. Live mula sa Osamis City, may report si Rida Reyes. Rida? Pia, bumuhos ang pagkiramay mula sa mga kaanak at mga taga-suporta ng apat na miyembro ng pamilya Parohinog na namatay doon sa madugong raid na isinagawa ng Osamis City Police nitong nakaraang linggo, kabilang na ang alkalde ng lungsod. Emosyonal ang mga kaanak at taga-suporta ni Osamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. sa kanilang pagdalaw sa unang araw ng burol ng alkalde. Bukod sa alkalde, nakaburol din dito ang kanyang may bahay na si Susan, kapatid na si Board Member Octavio Parohinog at isa pang kapatid na si Mona Parohinog. Hanggang ngayon, hindi raw sila makapayag sa sinasabi ng Osamis PNP na walang naganap na overkill sa operasyon na ikinamatay ng 15 katao. Hindi namin akalain na ganyan ang dinanas niya pagkamatay niya. Grabe, parang masakit na eh. Masakit para sa amin kasi kadugo namin sila. Then, ang laki ng tinulong niya sa pamilya namin. Nasaktan po at nanghinayang dahil mabuti naman po si Mayor sa amin. Nagluluksa rin ang mga empleyado ng City Hall na nabigla raw sa nangyari. We are not in the position to convict or to say that they are exonerated, di ba? Because we are not in the... We have no personal knowledge. Wala tayo sa pangyayari, di ba? So that's the reason why that pinaka-importante yung proseso, due process. Galit naman ang anak ni Vice Mayor Nova Princess Parohinog dahil aniya, tinanim lamang daw ng mga pulis ang ebidensya. Paano magkakaroon ng barel sa likod yan? Ito nilagay. Opo. Mga bata puro yung nandito. Tsaka walang lalaki. Puros babae lang. Yung mga drugs siya, buo. Never. Ayon naman kay DILG Assistant Secretary Rico Judge Echeverry, suspendido na si Vice Mayor Parohinog habang kinakaharap niya ang kanyang kaso. Maari naman daw bumalik si Vice Mayor Parohinog sakaling maabswelto siya sa kaso. Under the local government code, it's always by rule of succession. In the absence or if incapacitated ang mayor, vice mayor, the next higher in rank sa city council will assume the role of the vice mayor, and so on and so forth. Sa pagkamatay ng alkalde, si Second Councilor Gurlet Luansing na ang humalili bilang OIC mayor ng Osamis City. Aminado mang ikinabigla ang mga pangyayari, handa raw siyang gampanan ang bagong tungkulin. Governance has to continue, otherwise... there will be vacuum. Siyempre may transition pa, no? And I have to orient myself with what really is the job of the executive kasi legislator lang ako. But then, there's no problem with that. Tatayo namang busy alkalde ng lungsod, si Third Councilor Michael Tagal. Pia, sa kabila ng mga pahayag ng mga taga-suporta ng pamilya Parohinog, iginigiit pa rin at pinaninindigan ng Osamis PNP Police na lehitimo yung pagsiserve ng search warrant at wala raw planting of evidence at lalong walang overkill na naganap sa raid na yan. Samantala, kahit pa sinabi na ng DILG na pansamantalang suspendido itong si Vice Mayor Nova Princess Parohinog matapos itong, dahil dito sa kanyang kinakaharap na kaso, ay napagkasunduan pa rin ng konseho ng Osamis City na kung hindi makakabalik itong si Vice Mayor dito sa lungsod sa loob ng 4 na araw ay formal lang itatalaga bilang acting mayor itong si Second Councilor Gurlet Luansing na ngayon ay OIC mayor na. Pia. Rida, kapag naitalaga siyang acting mayor, halimbawa meron bang detalye or may mga nasabi ba kung hanggang kailan siya mauupo? Ang information lang na nakuha natin, because based on the local government code daw talaga, since siya ang highest ranking elected public officer, talagang automatic naman talaga na siya dapat ang mag-manage muna ng affairs. Pero dahil nandyan pa rin si Vice Mayor Nova Princess na meron nga lang kinakaharap na kaso sa ngayon, kaya naman
Kaya naman nag-take over muna itong si second counselor to manage yung mga affairs daw ng lungsod. Pero oras daw na ma-resolba, yun daw yung condition, kung ma-resolba na yung kaso nitong si Vice Mayor at makabalik na siya dito sa Osamis, ay otomatiko raw na siya ang papalit na acting mayor. Pia. At kanina, Rida, dun sa pagbisita mo no, sa City Hall, kamusta naman yung operasyon? Business as usual ba? Normal ba ang operasyon na takbo dyan sa City Hall? Alam mo, ang general sentiment, Pia, ng mga tao dito sa City Hall, lalo na, ay generally ay parang nasa morning stage daw sila. Lahat daw sila ay naniniwala na napakabuti raw nung kanilang alkalde. At ito raw bagay na ito, hindi nila in-expect na magkakaroon daw ng madugong raid. Pero business as usual daw, doon sa loob ng City Hall, ay yung lahat ng mga dokumento, lahat ng transaksyon doon sa loob ng City Hall ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Pero Pia, sa labas ng City Hall, iba-iba ang sentimento ng mga Tiga Osamis. Ang iba sa kanila, alam nila na kasama itong pamilya Parohinog doon sa sinasabing drug list umano o yung listahan ng narco-politicians ni Pangulong Duterte. At ang kanilang, actually, natatakot nga raw sila na baka magaya itong pamilyang ito doon sa ibang mga public official na talagang kumbaga yun, nasampulan nung police operations na pinapatupad dahil doon sa intensified drug campaign ng gobyerno. Hindi lang nila in-expect na hahantong sa madugong raid itong target dito sa pamilya Parohinog. Pia. Maraming salamat, Rida Reyes.